Mga kagabay, prepare natin ng Ducati. 1,000cc na Ducati. Prepare. Drive. Mga kagabay, prepare natin ng Ducati. 1,000cc na Ducati. Prepare. Special pa yung gasolina niya na. Gasolina ng kotse ko. Lambon din hindi umaandar to. Refuel, refuel. Ayan, dama na yan. Hindi na maubos yan. Natin ng tuti. Kailangan na lugalugin mo eh, para mamis yung tamis kung hindi bababa sa ilalim. Bait talaga ng Ducati ko. Kaya mahal na mahal ko to. Ano mo? Kaya lang yan. Kunti meron medyo yan ang celeric niya. Nandito muna, magtrabaho muna. Tingnan nyo mga kagapay ang aking trabaho ngayon. Ayan ang puno. Nandyan ang drone. Hindi ko natinuloy ang pag-akyat. Dahil very risky po. Ayaw kong patulan. Baka madisgrasya. Good decision po ako. May pupuntang maglalagay ng scaffolding yan. Tingnan nyo ang aking garden. Buhat nung nagka bagyo, hindi ko pa nalinis to dahil gawa ng busy ako. Gawa ng busy ako. Sa labas, amo ko. Yan. O. Kung natandaan nyo, yung mga pinutol ko pang puno nun. Yan. Yan. Tapos tinamba ko dyan oh. Ang dumi oh. Kaysa may dahon. Tapos yan oh. Yan ang damo. Yan ang grass cutter ko. Yan. Dito ko muna i-set up. Yan. Kung gaano karumi po yan. Yan. Mahaba ng damo. Masukal pa. Madahon. Yan. Tirahin ko muna yan. Gandito muna. Ayun, standing Leon Guerrero muna tayo ngayon. Mga kagapay, standing Leon Guerrero. Sino bang nakakilala kay Leon Guerrero? Leon Guerrero, walang talo.
naman yun, ha. Ano to? Banatan. Maano na to eh. Lalaban ng Ducati ko nito. Hindi pala naka-record. Ay, ganun. Pinatay ko lang, ayaw na umandar, nag-overheat. May singaw yung ulo niya kasi wala siyang gasket eh. Thank you.
lahat ng bituin. Diyan ay kaya kong magapos kahit ng hangin. Diyan ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa palaginip lang kita makakantuna doon na.
Kung natapos ko ang ating pag-aaral, bisin sana marana kong dami ay haharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yun, sa panaginip lang. Yan ang hirap ng hindi nag-aral. Trabaho mahirap. Ang sweldo, simot. Ganyan po ang taong hindi nag-aral niya. Nasa ibang bansa man kami, pero bunong braso ang trabaho. At least yung pagka-grass cutter, medyo madali lang. Pero ganun pa man, mahal ko ang trabaho ko, kaya lahat ginagawa. All around sa bahay, iingatan ko ang lugar namin, ang bahay ng amo ko na to, ang solar niya, ang mga lahat ng kagamitan niya, lahat ng kanyang staff, kailangan mahalin ko. Para so far naman, ang amo ko, napakabait. Shout out pala kay Paring Dan Balilo. Yan, sabi niya sa akin kanina, pinicturan daw yung tao yung kotse ko, nadaanan niya ako, nakita niya, pinicturan yung kotse ko ng tao, baka i-report ako sa police, illegal parking. Huwag naman sana, pare ko. Nandito muna, bye for now. Yun o, mga kagapay, yun, maghapon, at least nakapagtrabaho at nakapag-grass cutter ako. And then kahit na busy ako sa labas, biyahe ako, tapos may nirecord ako kanina sa daan pero hindi ko nasama sa video na to. Gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumuporta sa akin, sumusuporta. Katulad po ng mga sinasabi ko, uulitin ko na ito pong channel ko, talaga pong pangarap po, makatulong ako lalong-lalo na sa mga kabaryo ko. Matagal na po ako sa abroad, 30 years, magte-30 years na ako sa Hong Kong. Ang mga kabaryo ko, ni kahit konti, wala pa akong natulungan sa kanila. Kaya itong channel ko na to, ang balak ko talaga, hindi lang sa kabaryo ko, kundi sa mga subscriber ko, gusto kong tumulong. Lalong-lalo na yung medyo naghihirap sa pamumuhay, gawa nga ng pandemic. Time to time, siguro ang gagawin ko dito, magbibigay ako sa, mas gusto ko pang mamigay sa mga subscriber ko. Na alam po naman ang kahirapan ng buhay sa Pilipinas ngayon. At sana pag-iusap ko po sa inyo, palaguin po natin ang channel ko. Ako po ang tagagawa. Ang sinasabi kong ang effort ko lang ang puhunan dito, at saka kayong mga subscriber ko. That's it. Hindi po tayo mangangapital dito sa gagawin ko na to, ginagawa ko na to bilang YouTuber. Alam niyo naman po ang isang YouTube, pag umunlad, para ka na lang sumasalok ng pera. Kaya ang plano ko po sa channel ko na to, gusto ko marami akong matulungan. Hindi lang mga kabaryo ko, kundi lahat ng mga subscriber ko. Kung pwede lang, lahat sana kayo makinabang. Hindi ko alam kung lahat ng subscriber ko mabibigyan ko ng pera. Pero hindi bababa sa kalahati ang mabibigyan po. Time to time, magrarapol ako sa mga subscriber ko. I mean, yung computer ang
kukuha kung sino ang mga mananalo. Katulad ng pinapangako ko sa inyo na unang sweldo ko sa YouTube na 50,000, iipunin ko sa YouTube. Pag nakumpunin ko yung 50,000, ibibigay ko po sa mga subscriber ko lahat yun. Hindi na nga ako makapaghintay yung time na yun. Kaya, sa suporta po ninyo, mapadali yun. At saka, ang wish ko, sana sa isang sweldo, may 50,000 na sana ang ibibigay ng YouTube sa akin. Para mapadali. Kasi may mga sumasabot sa YouTube, ang naririnig ko, may mga maliliit lang, may 5,000, may 10,000. So kung ganun lang ang mga sasawurin ko, matatagalan akong magkumpuni ng 50,000 na yun. Hindi ko naman pwedeng i-abono yung sweldo ko. Dahil sabi ko nga, sa pamilya ko lang yung sweldo ko. Kaya sana sa tulong ninyo, mapadali po yun. Sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. Malay nyo, mabigyan din kayo o either na makatulong po kayo sa karamihan. Bawat isang subscriber ko, kinukonsider ko na napakalaking bagay at napakalaking tulong na ibibigay nyo sa kapwa nating mga Pilipino. Ngayon, kanina natapos ako, 11:30 na. Ang trabaho ko po dito, kahit na kumo hindi ako nag-aral, hindi ko naman po kinakahiya na ang trabaho ko dito, gardener, katulong, dishwasher, driver, gardener, yun po, inulit ko lang pala. Lahat po ng trabaho dito sa bahay ng mga amo ko, ginagawa ko po at willing akong tumulong sa dalawa ko pong kasama na kahit na tinatawag ko mang kontrabida yan eh, mahal ko naman sila dahil para na rin kami magkakapatid. Biro ko lang sa kanila yung tinatawag ang kontrabida para masaya. O sana po yung hiling ko sa inyo, matugunan po ninyo. Yung trabaho dito, pagod man ako pero 10 minutes, mawawala ka na ng pagod pag nagpahinga ka. Kahit pagurin mo ako, huwag mo lang saktan yung damdamin ko katulad ng mga ibang amo, mga ibang katulong ang susungit ng amo. Napakahirap po yun. Ang trabaho hindi mahirap. Alam mo, kahit yung mga kababayan natin dito, alam ko, kahit sinong Pilipino na nag-abroad, ang hinahanap talaga yung trato ng amo. Yung ituring kang tao, ganun. Eh, yung iba nga, minsan minumura pa nga eh. So, natatagalan na po itong video ko. Uli, pasalamat po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana palagi po tayong pagpapalain ng may kapal. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po. Bye for now.